Umani ng papuri mula sa mga kaalyadong administrasyon, maging sa minority bloc ang bagong bersyon ng Maharlika Investment Fund. Kabilang sa laman ng bagong bersyon nito, ang pagpapataw na mabigat na parusa sa sinumang maglulustay sa pondo. Si Mela Lesmoras sa detalye. Rise and shine, Mela. Sumalang na sa plenaryo ng Kamara ang pinakabagong bersyon ng House Bill No. 6608 o Substitute Bill na naglalaman ng lahat ng amendments o mga pagbabago sa panukalang pagbuo ng Maharlika Investment Fund sa bansa. Ilan sa mga bagong probisyon nito ay ang pagpapataw ng parusang pagkakakulong ng hanggang 5 taon at pagmumulta ng abot sa 2 milyong piso para sa sinumang opisyal ng bubuoing Maharlika Investment Corporation na masasangkot sa ilegal na gawain. Idinagdag din ang paglalaan ng ayuda para sa mga Pilipino mula sa kikitain ng MIC dahil 20% ng net profits nito itinakda na para sa social welfare projects. Pero tanong ng ilang mambabatas, hindi ba malalagay sa alanganin ng kabanang bayan, lalo pat mga bangko ng gobyerno ang maglalabas ng inisyal na kapital para rito? They're investing in other stocks and bonds at kung ano pang mga projects po dyan. Do you think it will yield a better rate than what they are doing now, Mr. Speaker? Yes, that's the reason why we are doing this Maharlika Investment Fund, para mas malaki ang maging kita ng ating pera. Umano ito ng papuri hindi lamang sa mga kaalyado ng administrasyon kundi maging sa minority bloc. It's a much better bill and I could see the effort of the authors and the proponents. So if I can verify yung mga major amendments na nandito na, I am inclined to support the bill. I think this is a very good development, ano? The president is very supportive on this measure. Sa naunang panayam ng media kay House Committee on Banks and Financial Intermediaries Chairman Irwin Cheng, may mensahe siya para sa mga may agam-agam pa rin sa panukala hanggang ngayon. Kami naman po sa Committee on Banks, niniwala kami na malaki po yung matutulong nitong Maharlika Investment Fund, Maharlika Investment Corporation sa ating bansa. Marami tayong mga bagay na nilagay para ma-safeguard natin. Sa panig naman ng Senado, nakausap na rin daw ni Senate President Juan Miguel Zubiri si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ukol dito at sabi niya, "In fairness to the President, he never instructed me to hasten the proceedings. Ang sabi ko lang, panghako ko lang sa kanya, magkaka-caucus kami na hindi pa nangyari. We're trying to come up with a time. Wala kaming time to have a caucus and we'll discuss it there." Mela Lesmoras para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.